Air cool. Good morning. What is good? Welcome to the first episode ng NX Moto Vlogs. And sobrang solid na first episode to if ever. Kasi as you can see, I am on board a scooter. My 2021 Aerox 155 WGP Limited Edition with Ginkgo Biloba. Hindi, joke lang. So ngayon, kaya tayo nandito, tapos naka full gear. Kasi na-invite tayo ni Yamaha, thankfully. Not just me, yung buong group ng ano, Aerox WGP users. So they're having an event at Carmona Race Track. Ang chismis ng mga Marites, ano siya? Launch ng brand new bike. Based on the teaser, which you've most likely probably seen by now, yung R, R series yung R7 malabo pang ngayon lumabas. Other than that, the only R series na posibleng lumabas yung R15M version 4. Feeling ko, kaya in-invite yung mga WGP owners kasi yung R15 na bago, meron siyang colorway na same na to, WGP World GP Limited Edition. So feeling ko, yun talaga yung ilalunch. Hopefully magpa-test drive sila. Kaya gear din ako eh. Although hindi naman ako naka-leather suit, pero gear pa din, full gear pa din. Kasi baka hindi ako papasukin sa truck kung hindi ako naka proper gear. Tapos ang saklap, no, pina-test drive lang yung bagong scooter. Malulungkot talaga ako nun. Meron din silang bagong scooter, I forgot the name. Pero kung yun lang yung ipapatest drive nila, damn, sad life yun. Alayo pa naman ng Carmona. But still, this is a very exciting event. Kasi first time ko ma-involve sa Yamaha event. Usually palaging Kawasaki. Kasi ayun yung bikes natin eh. So yun, excited talaga ako para doon sa R15. Yun din, yung isang chismis pa lang ng mga Marites. Mahal siya eh, 193,000 para sa 150cc. I do get why they tried to price it so high, kasi naka quick shifter, inverted forks, ano pa ba? Ewan ko kung pati gulong. Oh shit, ang lapit, sasabit ko sir. Itang ilalapit nun. Sa R15M, I'm not sure kung ano pa yung difference. Ewan ko kung may difference sa engine, pero most probably parang suspension lang. Ewan ko yung brakes kung meron din. Kulit mag-drive nitong Fortuner, oh, nakadikit sa kanan. Muntik-muntikan lagi. Baloktot siguro edits niyan. Kaya natatakot ako sa mga truck. Lord, don't come near me. So yun nga pala, ang unang meetup place namin dito sa McKinley, C5 Heritage Park, Shell C5 Heritage Park. So dyan yung mga other WGP owners together with a few Yamaha personnel.
sila yung mag-guide sa amin. Kasi may ano eh, from here may pa-lunch pa daw sa Yamaha. And may mga iba pang dadaanan eh, I'm not sure where. So, ina-expect namin makarating sa Carmona. Mga alauna na. Tapos ang end nung event yata is 5 p.m. So medyo gagabihin kami sa kalsada nito. Buti na lang may mini driving light ako. Thank you TJ Kapoy. Kung gusto nyo magpakabit ng mini driving light sa Aerox, yan, PM nyo lang si Kapoy. Malinis, malinis gumawa. Sana hindi ako lumagpas. Malayo-layo pa. .7 kilometers, so malayo-layo pa nga. Kung medyo hassle lang ngayon sa biyahe ko, itong kumini pants na to, pinagawa ko kasi to dahil nabutas yung pundilyo. Yung ngayon parang may tumutusok sa ano ko, tailbone. Medyo hassle. Ayun oh. Eh matagal-tagal na biyahe pa naman, sana hindi masyadong ramdam mamaya. So sige, dahil malapit na ako, balik na lang ako pagdating doon. Alright, kitaits. Thank you Shell, thank you Yamaha, free gas. Sayang, di ko pa na zero. Sir, may dala akong tangke, pwede ba? May dala akong tangke. Okay lang, pasakitikable siya na pwede. Yung container. May magcha-charge siya. Magdala mo siya, para siksik. Ha? Center stand mo. Wala akong center stand eh, hawakan ko na lang. Okay, gitna mo na lang. Kamote tayo eh. Sa wakas, nakatikim ng 97. Sulitin ng libre. Uy, gago, sagad. Okay ba yan? Yan, thank you. Hindi yan. Tiwala lang. Thank you. Gago, sinagad na yung gas ko. Safe lang ba yun? Apaw yung ano eh. Hindi, punong-puno ang gandulo. Okay lang yun? Sabi ko, boss okay na yan. Hindi, libre to, sagarin mo na. Siya. Siya pa yung nag-aalala para sa akin eh. Okay, so pagkatapos nito, te-take off na kami. Punta na ng Carmona, 1.5. Ah, alos 2 hours daw yung biyahe eh. So yun nga, most probably ang itetest talaga yung R15M. So, excited ako. So sige, mamaya na lang ulit pag nasa biyahe. Tingin ko hindi eh. Oh, may bantay. Pero pag bumuka siguro, bumuka yung kalsada, baka pagaspulin tayo.
namin. Mag-expressway daw tayo eh. Pre, may RFID ka? Mag-SLEX tayo eh. Carmona kami. Punta na tayo ng race track para matulog. Oo, busog yun. Yun yung mga kwarto-kwarto yun. Padak, oo. Saka na nangasak yung pantalon ko. Ha? Pagsakay ko nangasak. Air cool. Bibili ako sa dahil. Meron pa. Tatlo. Ayan, okay na. Putang ina. Thank you.
Kung ba, Romel? Lalo bang ilalakas yan? Pugi. Ayan, WGP R15. Romel. Ang ina, ang kulit dog assisted clutch. Ang ina, baliktad pala. Oo nga eh. R7 talaga yung trip ko eh. Pero maganda rin to. Mas maganda suspension nito kaysa sa R3. Mabigat yung R3 eh. Tsaka ang lambot ng suspension nun. Umaalon. Okay na? Okay.
maganda to. Maganda yung assist clutch niya. Sablay yung ano. Sarap i-drive dito. Okay, sorry, bye bye. Sulit na sulit ko yung ano ah. Test ride. Sulit na sulit ko yung test ride. Ayaw nila sumakay eh. Hindi ako kumukuha ng slot nila. Basta bakante, wala problema. Hindi pa sir, langanin sa clutch kasi. Kaya... Bitin eh, bitin. Paunahin natin yun. Dan, no overtaking. Too wide.
Kaya nag-skid talaga. R15 na naman. Ah, teka, kung walang bakante, kung bakante si R15, R15 ako. Ano gusto mo sa akin, sir? Eto, bakante ba yan? Bakante, sir. Sige. Oh, sige. Paulit-ulit. Kanina pa ako dito, ah. Walang gustong kumuha nito, ah. Ito na lang. Mainit na gulong nito, eh. Challenging ito. Ayaw. Nakastand ba ako? R3 ulit. Ang lambot ng suspension. To, let's say matagal ka nang di nagtatrack, okay din yung pasundot-sundot na ganito. Sa Aerox ako. Sir, okay ba dito Aerox? M1 para po ma-assign kami.
Thank you. Break puta ina. Aerox in the truck. Tang ina, lumulutang kasi walang engine brake. Trail brake. Oh gas. Trail brake. Gas pull. Body position. Wide entry. Apex. Gas. Trail brake, hold, gas, presto, brake, too early, brake, ba't ang lambot ng throttle nito? Ice on the road, sir. WGP? Hindi, nag WGP na siya eh. Saan? WGP. Saan? Sa saya? Oo. Okay, sino? At present. Ikaw? Saan? Ah, papapicture ka lang. I'll go anypad. Backup. Let's go. Oo, para hiramin natin yung sa backup. Pogi nga, ito. Si Ben, okay. Ha? Papapicture ka? Kaya, M1, ah, doon. E si Romel, oh. Sama ng ugali, oh. Karon ako, test lang ang test. Ako rin eh. Wala pa akong bakante, pre. Last group ng Aerox owner. R15, favorite. So nandito na po si M6 at saka si M7. Tama? So? Right. Dalawa na. Oo. Napakabangis ni Yamaha. So nagpa-event na nga, di ba? Kaming mga WGP owners. Ako, sanay ako sa truck na nagtatrack ng nakabilad sa init. Tapos bahala ka na sa buhay mo humanap ng pwesto, bahala ka mo ng puan. Ito si Yamaha, may patent. Astig, di ba? Sa loob may pa-aircon. Diba? Yamaha, lupit nyo. Yamaha, nawalan ako ng battery kalagit na anong ano eh. Noong test ride kaya nag-charge, eh
ngayon lang nakapagkabit ulit. Grabe, wala akong masabi kay Yamaha pagdating sa event. So yun, nauna na yung kasama ko. May mga naiwan pa doon, pero ako una na rin kasi malayo-layo pang biyahe gagabihan. So yun, na-testing ko yung R15M. Overall, okay siya. Yung suspension niya maganda. Yung brakes niya okay lang. Power, syempre, 155cc. Mas malakas pa dumulo yung ano eh. Mas malakas pa dumulo yung Sniper versus the R15M. Tapos yung quick shift niya, medyo hindi reliable eh. Well, aside from hindi masyado reliable, pag nag-engage yung quick shift na yung gear, ang baba nung RPM, so yung delay niya masyadong mataas. Yung delay nung ignition, mataas. Kaya let's say nasa 7,000 RPM ka tapos nag-quick shift ka, parang bumababa siya ng 5 eh. So nawawala ka dun sa power band. I guess para ma-maximize mo talaga siya, kailangan anuhin mo talaga pangalan na to, sagarin mo talaga. Redline ergonomics and sports bike, mas aggressive siya compared to the R3. Yung R3 kasi for this year, kulay lang yung iniba. May WGP version ng R3 na ilalabas, but it's still the same bike as last year, as far as I know. Wala naman masyadong difference aside from the color. I got to try the Sniper din. Medyo weird. Ang weird ng ano niya, ng feeling. Yung pwesto ng kamay, ay nung paa. Ayan. Kasi may na-try ako dating ano, Sniper. Naka-race setup. Ang layo niya kumpara sa stock. Yung stock pamalengke talaga eh. Pang-commute talaga eh. So magle-left ako. And the price of yung R15M, it's 185,000 something. May butal pa eh. It's not 193, it's 185,000. I'm not sure kung kasama na yung mga ibang need bayaran dun ah. Baka 193 landed cost. Kasama yung mga rehistro, etc. It's kind of pricey para sa akin. If yung quick shifter niya is something na maganda, yeah, I would go for it. Pero so far with my experience, in my short, very very short experience with the bike, hindi ako masyado convinced. Yung na-try naming R3 kanina, bagong-bago, samahan ng clutch. Ay, ng transmission, pag nag-downshift ka, kahit alagaan mo yung pagbaba mo ng, pagbitaw mo ng clutch, sumisipa eh. Nagsiskid talaga siya. Si Arnold, kumembot sa ano eh. Kumembot sa turn 1, ang bilis pa naman nun. Thank you.
Mauricio, Roberto Dominguiano, Dino, 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 Dino,